we can now have Senator Raffy Tulfo before we suspend. Senator Tulfo, you're Thank recognized. You have your 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. From where I'm sitting, I can see very clearly that Yusek Sebastian is very stressed out. And I don't want to add further to his anxiety by asking hard questions just like my colleagues did. So is it possible, Mr. Chair, if there are people from the Bureau of Customs who are around, and I would rather direct my questions to them, because I don't want them to get off the hook, because the Senate President a while ago did say na wala pa raw nakakasuhan sa smuggling ng sugar. So therefore, gusto ko magbato ng katanungan sa kanila tungkol doon sa sinabi ni SP. Are there That's a relevant question, Senator Tulfo. May we ask the committee secretariat, are there resource persons from the Bureau of Customs now? No, Your Honor. None present yet. Okay. Were they invited? No. I mean, they can be invited to the next hearing, Your Honor. But they're not present today. Neither were they invited. Senator Tulfo, they're not around. Well, then, I have to ask you a question. And maybe make a request, Yusek Sebastian. Sorry, you're going to be off. You're not going to like my question, my direct question. To me, you seem to be a very smart guy, tama? So many people vouch for your character. Marami ako narinig about you, even from SB, Mig Subiri. And I was told na ikaw ay galing sa abroad. At nakapag-aral ho ba kayo sa abroad? Yes, Your Honor. As a scholar, Your Honor. Scholar. Okay. Ano pong tinapos niyo po, sir? I got my PhD from Cornell University, Your Honor. Wow. PhD, Cornell University sa abroad. Okay. So that means you're a very, very smart guy. Right? So, if you're a smart guy, if I were you, I think it's better, it's high time na sabi mo na sa amin dito, huwag na tayong magpaikot-ikot pa kung sino yung manasa likod mo. Kasi nga po, sir, hindi ka naman po pipirma sa ibabaw ng pangalan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ibabaw ng kanyang pangalan kung wala pong may utos sa inyo, kung wala pong nasa likod nyo na malalakas ng mga tao. I think you're just trying to cover up something here. Get the monkey off your back. I think it's about time that you have to confess. I mean, because you're a smart guy, right? Cornell University, PhD, or you're just trying to outsmart us. That's why you don't want to tell us kung sino po yung mga nag-utos sa'yo. No, Your Honor, there was nobody who forced me or pressured me on this matter, Your Honor. Yung pang sa sign sa ibabo ng apelyido ng presidente, sa pangalan ng presidente, yung ba'y gawain ng isang scholar at may PhD sa Cornell University? No, Your Honor, I signed for the Secretary of Agriculture based on the authority that was given to me on July 15, 2022. Who gave you the authority, sir? The authority was, the memo was issued by the Executive Secretary by authority of the President, Your Honor. Okay, but did you ask the Executive Secretary about that memo to make sure that you can sign on his behalf sa ibabaw pamandi ng kanyang pangalan? Presidente po ang pinag-usapan natin po, hindi po yung ordinaryong kawanin ng gobyerno. The memo, Mr. Your Honor, states that I can sit as ex officio chair of boards, committees, etc. Of any government agency where the Secretary of Agriculture is a member, Your Honor. And the SRA board is one of those boards where the Secretary of Agriculture sits as ex officio, Your Honor. So since the Secretary is the member and I am representing him more or less, I signed for the Secretary of Agriculture, who is the President of the Republic, Your Honor. For the Secretary of Agriculture, right? That's what you're saying. But you signed above the name of President Bongbong Marcos. Yes, with an initial four, Your Honor. That's why I'm going back to what I said earlier. Is that an act of a very, very smart person? Because hanga po ako sa inyo, yung credentials niyo po, napaka-impeccable. Okay, di po ba? Now, kung smart po kayo, hindi niyo po gagawin yon. Ang magagawa lang noon, yung pipirma po sa ibabaw ng pangalan ng presidente ay people who are dumb or stupid. And you're not stupid, right? I don't think so. You don't look like stupid to me.
You look like a very smart guy. Kaya lang, ayaw mo lang magsalita kasi nga, meron kang pinagtatapang mga grupo o tao. I think yun po observations ko. Wala ho, Your Honor. Nakikita ko po yung paa nyo pag ganun-ganun na po, ninervous ka. Sige na po, hindi ko na po dadagdagan yung anxiety ninyo. Thank you, Mr. Chair. Sana po, Mr. Chair, sa next hearing, ma-invite po natin yung mga taga-Bureau of Customs. Kasi nga po, Mr. Chair, nakikita ko po, yung mga taga-Bureau of Customs, they are very relentless in the fight against smuggling sa sugar and all. And I have to commend them for that. On the other hand, ang tanong, bakit nakalabas yung mga asukal na yon, yung mga hoarding na tinatawag nila, nakalabas ng pier? Sana, hindi na nakalabas yung kinagawa lang sana ng customs, yung kanilang trabaho. Diba? And then from what I've heard, itong pinakalatest, yung sugar sa Subic, ay meron palang permit yun, Mr. Chairman, Your Honor. So dito sumablay ang mga taga-Bureau of Customs. Ano bang pangalan nitong commissioner ng customs? This guy, he opens his mouth before he would even look at the documents available. He could have asked people in his office mag-provide ng E2M documents from their system para masiguro niya na kung legit ba o hindi yung mga produktong i-rate nila. I think what he did, this guy from Bureau of Customs, para ma-divert yung attention natin. Meron kasi tayong serious attention, ito na nga yung SO4. Ngayon, para ma-divert yung attention natin, rate sila left and right, bahala na ang Diyos. Para yung ating attention ay mapunta doon sa smuggling versus doon sa SO4 na sino nag-utos kay Yusek Sebastian Pumirma. So I would appreciate it really, Mr. Chair, if we could invite a member of the Bureau of Customs, especially this guy, the commissioner, I forgot his name. I would really like to talk to him kasi mukhang mahilig itong magpadalos-dalos. And again, there's nothing wrong na mag-grade siya na mag-grade. Go ahead, pero dapat pag nag-grade siya, tinatansya niya muna at alam niya ang kanyang ginagawa para wala naman maabala mga tao, walang napapahiya. Yun na po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. You consume 5 minutes and 15 seconds. So, till within the threshold. Senator Padilla, you have the floor. You've been waiting patiently for 7 hours. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong batiin yung ating mga bisita. Ako po'y hanga sa pag-resign ninyo sapagkat bihira po yan sa gobyerno natin kapag may ganitong usapin. Ayaw mag-resign. Nakakapit ko. Pero kayo po ay nag-resign. Ngayon, ang hindi ko lamang po maintindihan kasi kanina pa po ako, sabi nga po ng ating chairman, kanina pa po ako nakikinig, parang tuwing may babato, nakasangga po kayo eh. Talagang matindi ang pagsangga. Para po sa akin, sa binabasa ko po rito, sapat na yung sinabi ng ating press secretary na sinabi po niya na, ito po ah, basahin ko po ah. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings and convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the president, nor such a resolution likewise was not authorized. Ngayon, dito naman po sa sumunod, sinabi po dito na tinatanggap po ni Sir Sebastian ang responsibility. Ang una ko pong tanong, nararamdaman niyo naman po siguro yung bigat ngayon ng sitwasyon. Hindi po ba nababago yung inyong sinabi? Yung po ba panghahawakan pa rin po namin na kayo po ang tumatanggap ng responsibilidad na ito? Kung ano man pong saan man po mapunta ito, kung dalin man po ito sa kaso at ito po ay makarating sa judiciary, tinatanggap niyo po? Mr. Chair, I resigned for delicadeza and to spare the president from these issues that may arise, Honor. So I offered to sign. Apo, ako po, bilib po ako doon. Saludo po ako doon. Yung pong tanong ko po,
handa po kayong kayo lahat ng umani nito. Kasi nakita niyo naman po, ang aking ginoong Pangulo ay talagang pinaglalaban ng ating, alam niyo po kasi, usapin po ito ng magsasaka. Bago po ito napunta sa importasyon, gusto ko din pong liwanagin sa ating mga kababayan, ang inyo pong opisina ay hindi lamang po patungkol sa importasyon. Kayo din po ay nasa eksportasyon. Hindi lang natin magawa yan. Sapagkat hindi ko po din malaman kung bakit. Ito pong importasyon nito, hindi po ito yung mandato lang namang ninyo. Kailangan po ito maintindihan din ng mga kababayan natin. No po? Ang gusto ko po lang marinig, handa po ba niyong tanggapin lahat ito, Ginoong Sebastian? Na kayo po ang haharap sa korte, kayo po ang magbubuhat nito. Sir, Mr. Your Honor, I am accountable and responsible for my actions, Your Honor. Opo yan, tatanggapin ko po yan na opo. Yes, Your Honor. Opo, maraming salamat po. Pwede pa po bang isa pang tanong? Pwede pa po ba? Tapos na po ba yung 5 minuto ko? Okay. Senator Padilla, since you waited for 7 hours, we are now giving you 7 minutes. Ayun, maraming salamat po. Yung sundan ko lang po yung sinabi ng ating ginoong Pangulo, ayon po sa datos na nabanggit ni Senate President sa kanyang privilege speech, ang mga magsasaka po at manggagawa sa sugar industry ang isa sa pinakamahirap sa lipunan. Sila ay kumikita lamang ng 30,000 kada buwan, 2,500. At kada taon po yun, ha? Yung 30,000, 2,500 kada buwan o 82 pesos kada araw. Tama po ba nakasama po sa mandato po ninyo ang pangangalaga sa mga magsasaka sa usapin ng sugar, sa asukal? That for me, Your Honor, or for SRA? Para po sa inyo po yan. Sa inyo po lahat. Sa lahat po ng nasa SRA, dahil ang pagkakaalam ko po, ang SRA po ay kasama po ninyo ang paglinang ng sugar industry sa bansa. Katunayan, dito po sa inyong GAA, nakalagay po dito, may budget po ang SRA na 712 million para sa mga sumusunod, construction of farm-to-mill roads, black farm program, socialized credit, scholarship. Ito po ba ay naisasagawa po ng inyong opisina? Kasi natandaan po ninyo, ano? Ang linaw po ng sinabi ng Ginoong Pangulo, ang pinoproteksyonan po niya dito, una sa lahat, yung ating magsasaka. Gusto ko lamang pong malaman kung saan po napunta itong 712 million. 300, ito po, ano, hati-hatiin ko. Sa construction po ng farm to mill, 356 million. Black farm program, 213 million. Socialized credit, 106 million. Scholarship, 35 million. Sino po ang pwedeng sumagot po sa inyo kung saan ano po nangyari dito sa mga ito? Ito po ba'y na-implement? Ito po ba'y napakinabangan ng ating mga magsasaka? Your Honor, some of those projects are ongoing. Pag sinabi niyo pong ongoing, meron po ba kayong pwedeng ipakita sa amin na datos nito? Your Honor, at this point na wala na po ako sa SRA, pwede po siguro kung humingi. Pero panahon po ninyo to, sir? Yes po. So para sa update lang po, Your Honor, kung matulungan po ng committee para ma-direct yung management ng SRA para ma-update yung sinasabi mo po na 712 million kung ano ang breakdown at saka ano na po ang status. Meron po bang output? Ano po ang output nito? Meron po bang nadagdag na pwede tayong anihin? Eh, ito lahat. Kasi ang pag-budget po ang pinag-usapan, sir, kailangan may output po, di ba po? Tama po. So, hindi ko lang ma-preempt yung report, official report ng SRA. Masasabi po natin na medyo wala pong output sapagkat nag-i-import po tayo. Hindi naman po. Kasi ito ay, these are the 5, 5 po to na programa under SIDA Law 10659. Ang kalahati po ng budget nito ay pupunta po sa FMR. Ibig sabihin, yung kalsada po. Yung 15% pupunta po sa black farm,
ito po yung centerpiece ng Sidalo, yung Black Meron Farms. Meron po bang nagawang kalsada? Marami na po. Marami na po. Habang-haba na po ang naparatingan ng Sidalo. Yan ang malaking tulong ni Senator Villar po at saka ni Senate President Subiri dito sa sugar industry. Okay. Noong nakaraang dalawang taon po, meron pong mga ulat ang Commission on Audit tungkol sa mga unliquidated amount at account receivables para sa pagbili ng mga tractor-driven sugarcane harvester, cutter, para sa mga sugarcane farmers. Maari po bang malaman kung ito po ba ay natapos, itong mga programa na ito? At yung mga biniling kagamitan po ba ay naipamahagi sa mga beneficiaryo? Your Honor, minabuti ko po yung panahon ng pandemic. Hanggang December 2021, naitapos na po yung procurement sa PITC. So itong 5 months ng 2022, naubos na po pag-deliver ang lahat po ng mga makinaryas para po sa mga sasakan. Nabanggit po yung PITC. Ano pong ibig niyo pong sabihin? Itinan over niyo sa kanila? Hindi po. Ang nangyari kasi, Your Honor, noong 2019... 220 po ito? Yeah, 2019 po kasi in-approve po ng board na ipamahagi sa PITC ang procurement po ng machine. Sila po ang bibili? Sila ang magbibidding, tapos sila po ang magbayad kung sino man ang mananalo, tapos yung suppliers po ang mag... Kaya madaling salita, nakarating po. Nakarating na po. Yun ang sinabi ko sa inyo na hanggang Hunyo po itong taon na to, natapos po ang delivery. Lahat po ito. Lahat po. Ibig pong sabihin, itong sinabi ng Commission on Audit, hindi na po natin ito papansinin. Siguro po, mas maganda po para galing opisyal na komunikasyon po ng SRA para po official din po na talagang wala na yung issue sa COA po para... Chairman, Senator Villar trying to interject. With the permission of Senator Padilla. Yes, after the questioning of Senator Padilla, we will recognize Senator Villar. Okay. sorry po, Ma'am Senator Villar. Sorry po. Chairman, sorry po. Tapusin ko lang po. Masasabi po natin na babaliwala ko na po ito, itong Commission on Audit na ito. Again, siguro mas maganda nga mayroong bagong update from SRA para po yun ang official. Kasi ito ngayon hindi na ako connected sa SRA, mahirap, so ayaw kong i-preempt ano yung official na sulat na maipadala po sa committee. Gusto ko lamang po din ipaalala sa kung sino man po ang nakaupo diyan sa SRA na ang mandato po ninyo, unahin po natin ang katulad po ng sinabi ng Ginoong Pangulo, yung pong kapakanan ng ating magsasaka. Maraming salamat po. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!